Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Bruce. Hirap ng sitwasyon natin ngayon. Ang bira, lago nung cellphone ko dahil doon sa cover. Pero ayun, papunta tayo Move It Philippines today. Kasi nag-aano ko mga guy na sa sideline ako, lalamove. Eh parang gusto ko rin i-try yung motorcycle taxi. Kumbaga passenger yung dala natin. Hindi delivery items. Kita ko may angkas. Meron ding joyride. Tapos may Move It Philippines. Eh nakita ko kasi ang dami ng angkas eh. Tapos ang dami ng joyride. Eh hindi kasi ako mahilig kumila ng pagkarami-rami. Tapos alam mo yun, baka marami ng kakompetensya. Ito kasing Move It, feeling ko konti pa lang ayon sa mga nakita ko online. Yun nga lang, baka ang downside ay ano, konti lang din gumagamit siguro. Eh sana dumami nagkataon, at least nakaregister tayo sa kanila. Kaya yun, punta tayo dun ngayon. Pero abang mapunta tayo dun, ang pag-uusapan talaga natin ay yung Bergman Speed versus Brick 125, Suzuki versus Honda. Marami kasi nagtatanong sa akin, ipapas ko sa screen. Ayan, mga nag-comment, tapos may mga nag-message, tapos may mga nakakausap din ako sila. Lalo na pag nalaman nilang naka-Honda Click 125 din ako dati. Eh siguro dahil ano, same sila na below 80k, tapos pareha silang 125cc. Pero medyo tingin ko malayo ang magiging mga differences nila kasi maxi scooter tong Bergman eh. Yung Honda Click eh maliit na scooter siya. Eh pero siguro nga kasi ang mabenta ngayon ay Click at ano, Bergman ha, sa mga ganong price range. Kaya bago natin pag-usapan, lapit na ako din sa pickup eh. Kasi kasuhin ko na muna to. Okay na po, salamat. Salamat po. Ayun, compare na natin yung Bergman tsaka Click. Siyempre, ang una-unang pinapansin sa Bergman, kadalasan yung gulong maliit. So, yun, sa performance naman, ano naman siya, safe naman siya talaga. Wala naman, stable naman eh. Inaral naman yun ng mga nag-design sa Suzuki. Tapos, ayun, din pa naman ako na sa same lang. Ang huling semplang ko ay 2015 pa, baguhan pa ako magmotor. Walang nga pa ako magmotor. Hindi ko kasi masabi kung sinong lamang. Depende kasi sa preferred mo eh. Pero ayun, syempre, mas maraming nakakagusto pagdating sa gulong sa Honda Click. Pero, aminin ko sa inyo yung stock tires. Ilang beses ako nadulas sa Honda Click. Siguro, sanay na lang din talaga ako. Kaya hindi ako nasisemplang. Nadudulas ako dun lalo na pagbasa. Eh, siguro lahat naman nadudulas pagbasa. Pero kagaya nito, ito. Basa ang kalsada ngayon dahil umulan. Hindi ko nararamdaman dito sa stock tires ng Suzuki. Yung dulas. Tapos ano, yun nga lang, talagang mas mabagal ang top speed ng Suzuki dahil sa gulong. Ang lamang naman nito yung acceleration dahil nga maliit yung gulong niya. Yun lang naman yun eh, yun lang ang pinagkaiba nun sa speed pag mas malaki yung gulong at mas maliit. Siyempre yung mas malaking gulong, mas malaki ang top speed, pero mas matagal siyang makarating doon sa top speed niya. Ito naman mababa lang top speed nito, pero ayun nga, acceleration wise maganda siya. Pero yun naman eh, kunwari, yun nga, madulas yun sa Honda Click, diba? Napapalitan naman yun, ganong size din. Kadalasan naman, pinapalitan nila yung stock tires eh, pero ako pinuputpun ko muna dahil kontrolado ko naman eh. Hindi naman din pati eh, kasi ako na mabanking-banking. Hindi ako mahilig ng mga ganon. Lalo na mga scooter ay dinesign naman yan for comfort. Ayun. Doon naman tayo ngayon pupunta, doon naman ito na rin lang, yung comfort.
Dito lamang ang Suzuki sa akin dito sa comfort. Siyempre, Maxis ko siya, mas malaki. Ako po ay 5'7". Hindi ako payat ha. 210 pounds po ako. Naglalaro dyan, umabot na akong 215 eh. Ayun, sa bigat kong yan, siyempre ang hirap makahanap ng motor na comfortable ka. Pero ito, itong Bergman, sabi nga nila, hindi ko pa kasi masyad na-try yung isa, yung NMAX. Pero sabi nila, mas comfortable pa daw ito sa NMAX. Na, hindi ko, yun nga, hindi ko pa na-convert. Pero, ang na-confirm ko is comfortable nga talaga kumpara sa ibang motor, itong Bergman. Tapos, sa click naman, medyo, ewan ko siguro nga dahil din sa height and weight ko. Hindi ako masyadong na-comfortable sa click. Feeling ko ang liit nung dala ko, maliit nga talaga siya. Pero feeling ko, lalo na pag may angkas, parang ramdam ko yung bigat ng angkas ko. Hindi kaya dito, okay lang ako. Parang ang dali ko, iliko-liko yung motor, yung scooter. Ayun, yun yung napansin ko. Pero siguro nga dahil nga sa sa bigat ko, hindi talaga di-design yung click para sa mabigat na tao. O matangkad na tao. Tangkad-tangkad sa iba. No? Pero ayun, so comfort-wise, lumang ang ating Bergman. Tapos, sa power. Power! Lumang ang click sa power. Nga pala, hindi ko na-compare yung mga specs. Yung mga specs ng Bergman tsaka click. Search na lang sa Google. Ang yung naranasan ko na na-experience ko sa kanilang dalawa. Pero ayun, power lamang ang Bergman. Yung click. Lalo na sa paakyat. Yung click, kahit angkas ko yung asawa ko, kapit kami ang Tipolo, hindi ako nabibitin dun eh. Ramdam mo, syempre, normal naman yun eh. Medyo mahirapan talaga siya. Pero yung sa click kasi, nakakalagpas pa ako ng 60 kahit paakyat. Itong sa Bergman, siguro kaya rin namang lumagpas sa 60 pag may angkas. Pero kailangan full throttle ka. Habang sa click, hindi ka naka full throttle. Eh dito, ayun nga, kahit wala nga ako angkas eh, hirap na siya sa paakyat kahit ako lang dala niya. Lang siya, pag normal na throttle ka is nasa 55-57, ganun yung takbo, bagal. Pero ako kasi kagaya ko nga, depende rin siguro sa prefer mo. Ako kagaya ko, hindi naman ako mahilig sa mabilis, hindi naman ako mahilig mabilis sa daan. Lalo na city driving kaya eh. Safety and comfort ang hanap natin. Kaya okay lang ako dito. Pero kung usapang power, sino mas malakas, click talaga. Ayun. Ano pa ba? Sa features. Features, ito may charger. Nga lang, hindi pa ginawang USB, old school siya. Parang yung sa mga kotse, yung saksakan ng lighter. Ganun ang style niya. Pero versus click, wala naman yun. Walang charger yun. Tapos, capacity ng ating compartment, lamang ang click naman doon. Kasi sa click, kasha ang full face helmet. Tuwa ako doon nung naka-click ko kasi kahit wala ako top box, ang dami kong nailalagay na gamit. At dito naman sa Bergman, hindi ganun kalaki pero hindi rin ganun kaliit. Kasha ang half face helmet. Full face hindi sa kanyang compartment. So ayun, mas malaki yung compartment ng click. Ano pa ba? Balik tayo sa makina, ito tumatakbo tayo. Tingin ko, hindi mapapansin nyo rin ito eh. Hindi masyadong maingay yung tunog na Bergman. Ayan, 60 na yung takbo natin. So, kahit pa paano, pang highway na yan. Pang main road na takbo na yan. Lalo na pag may kasabay na ibang sasakyan, ayan, hindi mo madinig yung makina halo. Ako, gandang-ganda ako doon. Bilib na bilib ako doon. Kasi parang bang social yung dada mo. Yung dala mo. Hindi na rin kasi ako masyadong mahilig sa maingay na tunog ngayon.
Hindi kaya dati, naghahanap ako ng mga pipe na ano, mga maiingay na pipe. Ayun. Well, sa... while sa... Honda Click, ano siya, ang ingay ng makina niya eh. Napansin ko yun, napansin niyo yun sa mga Honda Click. Kahit ang bagal ng takbo ang ingay, dinig-dinig mo. Kaya, ayun. Sa scooter, mas gusto ko yung tahimik. Siguro pag-platic na motor, mga... Pampi racer, ganyan. Yun, doon ako maghahanap ng may sunod na pang-butcher or makina dinig na dinig ko. Ano ba ba? Brakes? Sa brakes? Hindi ko alam kung disadvantage to or advantage. Siguro, depende na lang sa prefer nyo. Ito kasi sa Bergman, hindi siya ganun kalakas. Hindi, malakas naman siya. Kaya kung kailangan mo tumigil, makakatigil ka naman talaga. Pero minsan, pagka kailangan mo ng kuwari yung meron pa mga nasa harap minsan na biglaan yung kumreno, yung biglang tigil, ito parang ano, meron siyang buwelo. Meron siyang buwelo ng konti bago tumigil fully. Parang hindi siya yung instant na tigil. Para sa akin, dahil hindi siya ABS, magandang ano yun, maganda para sa akin yun. So ibig sabihin hindi siya yung biglang nagla-lock tapos ano, posibleng kasi kikadisgrasya mo yun eh. Sa Honda Click, ganda naman din yung preno niya, sa malakas yung preno niya. Sa tinagal-tagal na gamit ko yun noon, yung akin 1 year and 3 months, hindi naman ako na-disgrasya doon. Siguro may tamang preno lang din. Sabi nga yan ng ano na paborito kong channel na si yung makina, shout out po. Ayun yung makina channel. Lagi yung sinasabi, iba-iba ang bawat preno, bawat takbo ng mga motor nyo. So aaralin mo talaga siya. So hindi pwedeng kung paano ka mag-drive sa Click eh, ganun ka rin mag-drive sa Ford. Ayun. So ito, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na pahod. Ang sinasabi ko, normal na throttle yan siguro, mga nasa 3/4 tayo. 3/4 throttle tayo. Ayun, 50, 53, 54, 55. So, ayan, kaya naman siya, 58. Pero kailangan mo na ito doon para umakit na pala. Eh, sabi sa manual, kasi masunurin ako sa manual. Ano, hanggat di ka pa nakakaabot ng 1,600 kilometers, yeah, 1-2 pa lang tayo, huwag mo akong i-full throttle yung work niya. Ayun. Pero ayun, yun lang naman siguro yung sa akin, yun lang yung mga ano ko, yun lang yung mga napansin ko na kumbaga nag-stand out sa akin. At umuulan na rin na naman, hirap na magsalita. Ayun, marami salamat sa pagsama. Like, share, subscribe na Biyahe ni Boo mga guy, Facebook, YouTube, Instagram, and ano, TikTok. Sa TikTok wala pa akong content. Kita-kita sa daan, ingat sa daan mga guy. Maraming salamat. See you. Bye guys.